Luntigo pero ang banat. Okay? Magandang araw po mga ka-tipi tips. So, yung recipe po natin ngayon ay gagawa po tayo ng trending crispy fried dough balls. So, ito napanood po siya sa isang vlogger na taga China yata yon. Hindi ko na lang matandaan yung pangalan, pero maglalagay po ako ng link sa description. Tapos, yung video niya napanood ko, so naging interesado talaga ako. Kasi, ang bilis niya lang gawin at simple lamang yung mga ingredients. So, itatry po natin ngayon. At kung okay tong recipe na to, so pwedeng-pwedeng pang merienda kasi ang bilis niya lang gawin. At bukod po doon, eh pwedeng-pwede rin po natin itong negosyohin. Kaya sa mga mahal po nating OFW, sa mga taga-subaybay po natin, samahan niyo po ako ngayon sa paggagawa po ng crispy fried dough balls. Pero dun sa recipe po natin gagawin, medyo ile-level up lamang po natin ng kaunti. Nahin natin yung 5 itlog, whole egg po ito, oil, white sugar, yeast, ayan, maglalagay tayo ng iodized salt. Pero dun sa recipe niya, walang nakalagay na salt. Pero ako, naglagay na lang ako. Lagyan na din po natin ang all-purpose flour. Pagsamasamahin na natin yung ingredients. Ngayon, imimix natin yung ingredients sa video. Chinapstick, chapstick niya lang. Pero sa atin, tama na ang spatula. After po nito, kapag na-mix na, ngayon ay mamasahin naman po natin hanggang sa medyo kuminis yung ating dough. Siguro 5 to 8 minutes, depende po sa masa po natin. At dito ay gagamit po ako ng baking mat para mas mabilis po nating mamasa. So kapag okay na, ngayon ay puputol-putulin naman po natin ito sa laki or timbang na gusto po natin. Pero ako, ang gagawin kong timbang ay 25 grams. So, puputol-putulin ko muna siya lahat. Pagkatapos, saka po natin lalagyan ng palaman kasi ile-level up po natin. Pero dun sa mismong video na napanood ko, talagang plain na plain, wala siyang palaman. Estimate 5 grams po yung ipapalaman po nating cheese. Tapos dito po sa isang box ng daily queso, 3/4 lamang po yung magagamit po natin. Bali tayo po ay naka 27 pieces. So dito naman, hindi lang cheese yung pwede po nating ipalaman kasi pwede po tayong gumamit ng mga chocolate bar, ng mga white bar, strawberry bar. So depende na po sa atin. So ito, papalamanan ko lamang po lahat. Pagkatapos, gagamit lamang po tayo ng isang tray. Tapos lalagyan lamang po natin ng kaunting space kasi yung dough po natin medyo aalsa pa. Pagkatapos po nun, kapag nabilog na po natin lahat, brushan ng kaunting oil para hindi po madry yung pinakang dough po natin. At after po nating mabilog lahat, ngayon ay ire-rest lamang po natin ito ng 30 minutes. Huwag po nating i-over sa paalsa hanggang 30 minutes lamang po para maganda po ang kalabasan ng dough po natin. Okay? So, balikan po natin ito after 30 minutes. Bago matapos yung 30 minutes, ngayon ay magpainit na po tayo ng atin pong mantika. Hindi po kailangan ng sobrang init kasi mangyayari po noon, maaaring bumuka yung pinakang dough po natin. So, katamtaman lamang po yung init. Okay, so, kapag mainit na, pwede na po nating ilagay yung mga dough po natin. At huwag po nating iiwanan kasi mabilis lamang po itong maluto. Para nagpiprito lamang din po tayo ng donut. Okay? So, pipirituhin ko lamang po ito lahat. Tapos ay magbabalik po tayo. So, ayan. Ang bagong luto po yan. Tikman na po natin. Kahit mainit-init pa. Kasi, ayan. Naghihintay na din yung mga chikiting po nito. Nakikita ba? Okay. So, yung pagluluto yun nito, para din naman siyang donut. Kataksay niyo yung loob. Oh, di ba? Pakinig nyo ba yon? Ayan, yung itsura niya, oh. Yung labas niya, mapapansin natin na may pagka-crispy. Pero yung loob ay malambot yung loob. Kita ba? Wow, yung cheese natin dahil mainit pa, so nagme-melt pa siya. Okay? So yung loob nung tinapay natin, ha, kitang-kita naman na malambot. Wow, mainit. Wow, di ba? Nagme-melt talaga yung cheese natin. Masarap ba yung keso? Siyempre naman.
Yung parang katulad lang yun sa ano. Mahalata siyang malambot. Aw, mainit. Okay, so ngayon, tikma naman natin. Parang katulad yung tinatoppings dun sa pizza. Iba-iba lang, iba-iba yung cheese. Tikman mo ba? Mahaba. Hindi mahaba. Kasi yan ang humaba lang siya kasi may inyong pa siya. Tapos tapusin na naman ito. Banas na ako. Mainit. Ano sa'yo nasa? Good. Good lang. Thumbs up lang. Okay. Yeah. Gusto mo ba? Kuha ka na? Ito na lang. Tinungan na yung isa. Kuha mo ang pangunas. Ang inip. Ang inip mga katipid tip. So, ito na siya. So, yung daw natin, yung unang-una malambot. Tsaka yung tamis nito, saktong-sakto lamang. So, kung medyo mahilig-hilig kayo sa matamis, pwede naman po kayong magdagdag. Pero para sa akin, na hindi mahilig sa masyadong matamis, so sakto na po ito. Okay? So, yung loob, nakikita naman natin, maputi, at saka malambot talaga. Maganda yung pagkatinapay niya sa loob, oh. Diba? Hindi siya ganung kasiksik, hindi rin naman ganung mahangin. So, sakto lamang. Diba? Yung pinakang labas, parang nagkakalistis. Empanada. Parang ganun. So, hindi naman natin masyadong iahalin tulad sa donut kasi para talaga siyang tinapay. Tapos yung cheese natin, bumagay din naman. Tapos para sa akin, pwede tayong maglagay pa ng iba't ibang flavor ng palaman. Pwede tayong gumamit ng mga chocolate bar. Siguro pwede rin yung mga cheese whiz. Tapos sa pinakang coating natin, pwede din tayong maglagay ng sugar o kaya yung milk powder, cinnamon sugar. Tingin ko pwede siya. So, yung napanood po nating video, hindi po tayo lugi kasi maganda naman po yung kinalabasan nung ginawa po nating crispy fried dough balls. Mahihilig kayo sa tinapay or naghahanap kayo ng mami merienda, so maisasuggest ko po sa inyo itong napanood po nating recipe kasi madali at mabilis lang po siyang gawin. Okay, so 1 hour makakagawa na po tayo nito kasi ang resting lamang po natin ay 30 minutes. Kung gagawin po natin itong extra income, mas maisasuggest ko po sa inyo na ibebenta po natin ito talaga ng mainit pa, ng bagong luto pa. Para siguradong babalik-balikan itong ginawa nating crispy fried dough balls. Siyempre, kung gagawin po natin itong extra income, dapat meron na po tayong idea kahit papaano kung magkano po ang puhunan kada isang crispy fried dough balls. Okay? Okay, so mag-costing na po tayo agad-agad. So, umpisahan po natin sa all purpose flour. Bali, 24 pesos lamang po yun, 400 grams. Sa itlog po natin, 33.33. Bali, ang isang tray po ay 200 pesos. Sukal na puti, 4.15. Okay, so sa oil na inilagay po natin, 2 pesos. Kasama na din po doon nung nagbrush na po tayo ng pinakang dough po natin nung ire-rest na po natin. Tapos, sa yeast at salt po natin, pagsamahin na, sabihin na lamang po natin na 5 pesos. Ang total po lahat ay 68.48. Ngayon, mag-plus po tayo ng other expenses. So, pagsamasamahin na po natin kasi kaunti lang naman po yung ginawa po natin. Yung oil na nagprito po tayo, tapos yung gas natin, pinakang labor. So, sabihin na lamang po natin na 20 pesos. Kaya ang total po lahat ng puhunan ay 88.48. Ngayon, i-divide po natin sa 27 pieces na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun ay 3.27 po ang puhunan po sa dough po natin kung hindi po tayo magpapalaman. So, dahil naglagay po tayo ng cheese, so i-costing na din po natin. So, yung cheese po natin ay 42 pesos kada isang box. So, 3/4 lamang po yung nagamit po natin. So, may puhunan po na 31.50. So, i-divide po natin sa 27 pieces na nalagyan po natin. At ang kalalabasan po nun ay 1.16 po ang puhunan sa cheese na ipinalaman po natin. Ngayon, pagplasin po natin at may puhunan po tayo na 4.43 kada isang crispy fried dough balls kapag meron na pong palaman na cheese. So, kung gagawin po natin extra income, yung pagbebenta pa rin po nito, depende pa rin po sa atin. So, may sasuggest ko pong presyo sa inyo, sa mabilisan, pwede po natin itong ibenta ng 8 pesos. Kapag minus po natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 3.5
57 po kada isang piraso. So, para meron lamang po tayong idea kung mapapaubos po natin to, kapag itinimes po natin sa 27 pieces, posible po tayong tumubo ng 96.39 po dito sa 400 grams ng all-purpose flour na ginawa po natin. So, ibig sabihin po nun, pag dami po ng magagawa po natin, ng may bebenta po natin, paglaki na po ng posible po nating tubuin. So, sana, bago po ulit nagtapos yung video na ito, meron ulit ako na idagdag na idea po sa inyo. Kaya, kita-kits na lang po ulit sa next video po natin. Okay? Bye!